Ang dami ng pinagdaanan ni Kai Sato na mga malalaking challenges as far as his NBA dream is concerned, mga kapatrol. At wala na sigurong lalakipan ng dungis na naidulot sa kanyang karera nung naging undrafted siya sa NBA. Sinubukan kaagad ni Kai na makabangon, pero a series of unfortunate events happened hanggang muli na naman siyang nireject ng NBA nung nagtamo siya ng back injury sa NBA Summer League. Simula noon, ay pilit bumabangon ni Kai and slowly but surely ay unti-unting umangat ang laro ng ating idol nang lumipat siya galing sa Hiroshima Dragonflies patungong Yokohama Bicursiers. With the Yokohama Bicursiers, ay naipakita niya ang kanyang tunay na galing dahil na rin sa kanilang tandem ni Yuki Kawamura. Tinapos ni Kai ang season na baganda na ang kanyang mga averages at nakikita na ng lahat ang kanyang laro na noon ay pawang potential pa lamang. Nagkaroon ng dramatic improvement si Kai sa kanyang performance, primarily dahil sa tulong ng kanyang strength and conditioning coach na si Melantin. Mas nag-bulk up si Kai at hindi na siya natitinag sa mga banggaan at mga tulakan under the basket. Hanggang sa Olympic qualifying tournament, ay nakita ng buong mundo kung gaano na kalakas ng antas ng kanyang laro by dismantling a very strong Latvian team. Kaya umakyat na namang bigla ang NBA conversation about Kai Sato. Sa pinakita ni Kai versus Latvia, ay nabura na ang dungis ng mga palpak na desisyon ni Kai along the way. So in other words, ay tapos na ang lowest times ni Kai at umakyat na naman ang pangalan niya sa NBA ladder. Pero hindi pa rin dapat mag-celebrate si Kai dahil hindi pa niya nakuha ang kanyang ultimate dream of playing in the NBA. Samantala, nakamove on na si Christian Stanhardinger sa nangyaring blockbuster trade na nagdala sa kanya sa Terra Firma. It's professional basketball. Yan ang sabi ng 35 years old na si Stanhardinger when asked about being traded from Barangay Ginebra to Terra Firma during the PBA Media Day. We all know that. It's not my first trade. This is my fourth team now. Naiintindihan ni si Stan na ang lahat ng mga ito ay parte ng isang buhay ng isang professional basketball player. This is what professional basketball is all about. And just trying to find a new goal and understanding yourself finding a new goal. How can you affect winning for the team and how you can support your teammates? That's what I've done. We look solid. Ang importante sa kanya ay ang magkaroon ng magandang samahan ng kanyang bagong team. Obviously, there is a certain difference of the level of expectations, but I think all of us just want to affect winning and create again or add to the winning culture that has already been created by them last year, winning one game against San Miguel, which was a huge upset. Just building on that and keeping it going. Yan ang sabi ni Stanhardinger. And shout out at you, sir. Go, go, go lang, Kai. Bago ka makarating sa NBA, belyudaryo ka na. Hayaan mo lang maingit mga bashers mo. Shout out at Juvencio Pomasen. Tuloy lang ang conditioning ng katawan. Huwag mawalan ng pag-asa. God is good all the time. Dasal lagi, makakarating din yan sa NBA. Kasi nararapat na si Kai makapaglaro at magkaroon ng kontrata sa NBA. Go, go, Kai! At balitang Olympics naman. LeBron James at ang Team USA tatalupan ang Brazil sa quarters. Pagkatapos ng tatlong group plays sa 2024 Paris Olympics men's basketball, si club na ngayon ang knockout quarterfinal round. Walong teams pa ang naiiwang maglaglagan para sa gold medal. Team USA, Canada, Australia, Germany, France, Brazil, Serbia at Greece. Undefeated sa Group C ang Team USA, gayon din ang Canadian sa Group A at German sa Group B. Ang dalawang bansa ang pinakamatinding banta sa gold medal defense ng Team USA na binabandirahan ni LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Habol ng Team USA ang fifth straight gold. Namumuno sa Canada sina Shea Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, at sa Germany naman
sina Dennis Schroeder at magkapatid na Franz at Mo Wagner. Pinaka-star-studded ang Team USA na may LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis, Joel Embiid at Jason Tatum. Apat na laro ang naka-schedule ngayong Martes sa Accor Arena sa Paris. Una ang Germany versus Greece, then Serbia versus Australia, sumunod ang France versus Canada, at ang Team USA versus Brazil. Ang matatalo sa quarters, exit na. At uusad naman sa semis ang apat na mananalo. Habang ang Filipino-British gymnast, interesadong maglaro para sa Pilipinas. Nais ng Pinoy-British gymnast na si Jake Charman na maglaro sa Pilipinas para sa susunod na Olympics. Ito ay ibinunyag ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Si Charman na mula sa Peterborough ay nasa Tokyo Olympics bilang reserba para sa British team at ngayon sa Paris Olympics ay naglalaro na ito. Nasungkit ni Charman ng Great Britain nang ina nito ay mula Cebu ang bronze medal sa men's floor exercise event. Matatanda ang kamakailan lang ay nakakuha ng dalawang gintong medalya ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Yolo. Nasungkit ni Yolo ang dalawang gintong medalya mula sa floor exercise at fall event. At ano ang gagawin sa limpak-limpak na premyo ni Carlos Yolo? Limpak-limpak na salapi at iba pang papremyo ang inaasahang makukuha ni Carlos Yolo matapos makasungkit ng dalawang gold medal sa 2024 Paris Olympics. Kaya naitanong sa kanya kung ano ang gagawin niya rito. At sabi niya, magsisave siya at mag-i-invest. May mga tao na po akong kilala na tutulong sa akin at magmamanage po ng ganito. Siyempre, si Ma'am Sencha po, palagi lang po siyang nandyan. Mag-a-ask po ako ng mga question kung yung magandang gawin po sa money. Saan ni Carlos Yolo sa isang panayam sa TV Patrol? Pero for sure, I'm gonna save it and invest po for the future. Hindi naman po ako palaging atleta. Minsan lang to. Dagdag pa ni Carlos Yolo. Sa ngayon ay pahinga raw muna siya at magpo-focus sa kanyang personal life. Wala din naman po akong competition as of now. Itong Paris Olympics na po yung pinakamalaking competition ko at naging stressful din po yung taon na to. So focus muna din po sa sarili ko. Dagdag na sabi ni Carlos Yolo. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpuporsige ni Caloy kahit na nakadalawa na siyang Olympic gold medal dahil sasabak pa daw siya sa 2028 Summer Olympics sa Los Angeles, USA.